Hello and welcome. I'm Chito de la Vega. This is Rappler Talk. This afternoon, we have the head of the first, probably the first and tama ba ko, the first and most successful professional league here in the Philippines. And this also happens to be the country's national pastime. He is PBA Commissioner Willie Marcial. At ngayong hapon po, pag-uusapan niya yung mga plano niya sa liga na paborito ng mga Pilipino. Good afternoon, Commissioner, and welcome to the Rappler office. Magandang hapon at salamat na imitahan niyo kami dito sa Rappler. Congratulations. Medyo nahuli na ako sa pagbati sa'yo, pero I think you have big shoes to fill. Malaking challenge po sa inyo to, no? Before anything else, can you give us your history of your experience sa PBA? Kasi naalala ko, nung magkakasama pa tayo noon, eh, nung nandun ka, sanggol pa lang si Coach Baby Dalupan. So, tama naman. Tama, mas matanda ka naman sa akin. 2 years. Sumila ako na maging PBA statistician under Mr. Joe Concepcion. Tapos kinuha ko ng TV as a panel scorer. Mm. Tapos naging stats editor. Tapos pagdating kay Noli Ayala, kinuha akong special assistant to the commissioner. Mm-hmm. Tapos media bureau. Dire-diretso na. Ito bang position na to as a commissioner, did you, nasa hinagap mo ba na, I mean, you would assume this, it's actually a big role because in Philippine sports, a PBA commissioner is siga din eh. Hindi ko talaga, kahit sa pangarap, hindi ko talaga naisip na magiging commissioner ako. Alam po, tutulong lang ako sa PBA at sa commissioner. Honestly, hindi ko akalain na magiging commissioner ako. Mm, I read somewhere that, correct me if I'm wrong, na meron kang fixed term. Tama ba yan? 3 years? Parang ganun. If this is true, did you ask for this? Hiningi mo ba to? Or kung hindi mo hiningi, if you did, ano ba, bakit, anong conditions ang naisip mo? And kung hindi naman, why did the governors give this condition? Ano ba? Tama. First time to nangyari sa PBA na nagbigay sila ng 3 years sa commissioner. Siguro naisip ko lang para bigyan ng governors ako ng mahabang plano. Plans at yung ano pa yung programa na hindi every year. Ang commissioner naman every year dati ina-approve naman ng board yun. Pero siguro para mapagplanuhan na mas mahabang panahon ang programa. So parang planning ang main reason kung bakit yun. Sa akin yun, sa pananaw ko. And in your case, where do you see the PBA 3 years from now? And sa akin, ang gusto ko mangyari, na sana mangyari, yung katulad ng suporta ng mga tao sa Gilas, sa bawat teams na nandyan sila lahat, every game, sinusuportahan nila, madaming tao, maayos din namin yung tawagan na tawagan officiating na kasi pag may bagong commissioner iba gusto niya yung susunod na commissioner nababago na So parang gagawa na kami ng blue book or bible na nandoon na hindi nalalayo ang tawagan dito kaya magpo-form kami ng competition committee. Sino yung mga part ng committee? Inaprubahan na ng board ng competition committee ay si Coach Tim Cone, Coach Cheng Giao, Coach Noram Black, Coach Compton, dating Coach Ryan Gregorio, dalawa sa technical committee namin si Eric Castro, at si Joey Guanyo, nasa technical supervisor na namin. Eh. So, datin ba si Joey Guanyo nasa technical? Hindi, kakakuha lang namin 3 weeks ago. Okay. So yun lang yung committee, yan lang yung ano, anong parang mandate nila? Yun nga, nagano din ako sa mga fans, nagtanong-tanong din tayo sa mga fans, at nag-survey tayo, kung anong gusto nilang klaseng laro. Gusto ba nila physical, o ano ba yung larong Pinoy sa kanila. So, papakita namin sa competition committee, ito gusto ng mga fans. Kasi yun ang numero uno ko eh.
mga fans eh. Ito gusto ng mga fans itong klaseng laro. So hindi na kami lalayo dun sa programa na yon. Yung framework na yun. Nabanggit mo yung ano na yung rules. Yes. Medyo lilis down ng konti kasi naalala ko during the recent Gilas game there was a there were talks na kailangan yung rules ng PBA medyo i-adhere sa international rules. Is this a possibility with given yung competition committee mo? Pero hindi totally yung FIBA. Ang nangyayari namin ngayon sa atin, FIBA, NBA, PBA. So, pero karamihan na rin FIBA. Pero hindi tayo mag-go all out FIBA rules. So, talagang meron ngayong special pool of ano, referees talaga na, pang PBA talaga, di ba? Tama. Where do you see, what would you consider as, at the end of 3 years, paano mo masasabing naging successful na, ano ka, na PBA commissioner? Ano yung tiksukatan mo, masasabi mo? Sa akin, ano, awareness ng PBA. Madaming gusto pa rin manood at gusto pa rin sumuporta, lalo si mga fans. Nandyan sila. Madaming natulungan din ng PBA kasi pumunta ang mga outreaches namin na natutulungan. At yun nga, ang sa amin, ano, mapalapit ko ang PBA sa mga fans. Yun, pag nagtuloy-tuloy yun, sa akin parang okay na. So parang yung ang fans mismo magsasabi kung sa'yo ang success ng PBA talaga doon nakasandal. Yun ang sinasabi ko nga, ang bida naman ng PBA, hindi players eh, ang fans. Fans ang bida sa amin. Sa totoo lang, yun talaga. Ilan bang current number of teams natin ngayon? 12. Is that the ideal number for you? Well, but the next question is, mag-expand ba ang PBA? Is it considering expansion? Or will you be tweaking yung ano? Sabi na, wala pang iniisip ang board for expansion. Pero sa akin, ideal na itong 12 sa gantong setup. Kung magdadagdag pa tayo, siguro pati schedules natin, hindi na 3-4 times a day, magpa-5 to 6. So, depende na. Tapos, yung papasok na team, kailangan na mapalakas din natin, na mabalance din natin yung mga papasok na teams. So, 12 ideal? Okay. Sa akin, 12. Sa history ba ng PBA, nagkaroon ba ng more than 12? Hindi. Parang ano? Pinakamababa, 6, 8, pinakamataas, 10. Ito na. 12 na yung pinakamataas. Okay. Aside from the competition committee, tama ba? Ano pang mga naiisip niyo about officiating? Meron kaming, kung mapapansin mo, ang officiating, may iba't iba kami mga cameras din. May kanya-kanyang posisyon. Mm-hmm. Every game, after the game kinabukasan, nagre-review ang players, ang referees na tumakbo at technical committee. Mm. Ilan pala muna referees natin? Current complement natin? 18. May rank din sila. Okay, sige. So tinitingnan yung ranking nila, gine-grade sila, sinasabi din nila yung non-calls, yung right call at wrong calls. Non-calls, yung mga hindi natawag? O kaya dapat tinawag yun. Di ba? Tapos yung isa? Wrong calls. Okay, wrong calls. At yung mga position. Kung bakit dapat nandito ka, dapat nakita mo, dapat umikot ka doon. So, lahat yun. At makikita mo, eliminations, 18 kami. 18 referees. Pagdating ng quarterfinals, nag-12 kami. Pagdating sa finals, inano na namin yung mga matataas quality na. Lang, quality lang, okay. So, yung matataas ng grade. At sa akin naman, titignan ko din kung anong sitwasyon nila pag nape-pressure sila. Anong ginagawa nila pagdating sa last 2 minutes. Nawawala ba sila? So ngayon, 8 na lang. Tama ba yung parang concept na hindi dapat referee magde-decide ng games? Diba? Kung nakita mo talaga at nasa tamang posisyon ka, tawagin mo kung nakita mo. Pero yung anticipation or hindi mo nakita, kaya nga nandiyan ka na eh. At isa na kayo sa pinakamagaling, kailangan tama na yung mga tawag mo. Nalala ko lang nung araw,
since nabanggit na rin naman natin yung officiating, there was a time, if you'll remember, nung naging gambling, usong gambling, kasi nababalita ko may chismis on what about gambling. Are your referees above chismis ng gambling? Kasi nung araw, naalala ko, there was a time, if you'll remember, pina-NBI pa yung mga referees, hindi nila alam. Mm. Kayo ba, ano bang experience nyo? Ganyan pa rin. Naka-NBI kami. May nag-NBI sa amin. May sarili akong surveillance team na sinasurveillance sila paminsan-minsan. Tapos meron kaming parang alert. Meron kaming system na foreign system na nag-a-alert sa amin sa betting o alert. O medyo lumaki yung taya dito o biglang ganito. Meron kaming ganun system, parang system ng IOC. Mm. Pero is the PBA itself promoting betting, gambling? Sa Pilipinas, hindi. Mm. Bawal dito sa Pilipinas yun. Pero sa abroad, hindi din natin may iwasan. Mm-hmm. Pero dito sa Pilipinas, hindi pwede. Mm-hmm. Kasi kung may betting niyan, parang, di ba, maapektuhan yung mga laro, di ba? I mean, illegal, I mean. Oh, pero yung legal ngayon, sa pagcore lang ang pwede. Mm-hmm. Na, alam ko, inaanis nila sa mga casinos yung betting. Mm-hmm. Pero walang kinalaman ng PBA. PBA walang kinalaman doon. Talaga yung game lang, ano niya. Oh. In your tenure, magkakaroon ba ng malaking role ang mga probinsya sa PBA? Kahit hindi sa akin talagang, kahit yung iba pang mga commissioners, ang laking bagay ng provincial games. One, nakikita mo yung saya nila na yung mga ibang hindi nakakapunta sa Manila, nandun. Yung iba nga nagbabangka pa eh, para makapanood. At ina-adjust namin yung oras. Sasabihin, sir, pwede tayo simula ng 5. Bakit? Yung barge, kailangan 7 o'clock. Matapos na, uwi pa yon. So, at tas makikita mo yung sinasabi na, sir, maraming salamat po. Nakapasyal kayo sa amin. Mm. Kaya inulit-ulit namin yun. Ibang kasiyahan na nabibigay natin. Mas madami bang provincial games natin? Ilan bang average in a year or in a conference? Nag-ano kami, 8 to 10 in a year. Pero katulad nga ngayon, may All-Star. At ano, may Dubai kami. Okay. May kumakausap sa akin sa Guam at sa US. So, this will be scheduled games or off-season, pre-season? Official game. Ah, really? Mm. Pero hindi ba nagkaroon na rin dati ang PBA ng overseas na official game? Mm. Diba? Madami tayo. Dubai, Indonesia, Singapore, Guam, nakapaglaro na tayo sa official games. So ngayon may meron pa rin ulit na ano. So mahalaga talaga ang provincial games, eh, no? Malaking bagay yan. Kahit sa produkto din nila, iba yung, yun nga, yung nakikita tayo sa probinsya. Next year is going to be another exciting year para sa PBA, especially with the arrival of the rookies. And isang issue na naririnig ko, and before you assume the PBA as commissioner, was yung parity in the league. Particularly, hindi ko lang ma-pronounce yung pangalan ng batang akyat, yung top draft din natin. Si Christian na lang sabihin mo. Christian na lang, kasi apelyido, ang hirap i-pronounce. No? Anyway, so when he magkakaroon ng imbalance daw, what's your opinion in here? Sa akin, ano yun eh, panalaw ng commissioner ko yun. So tingin niya tama yun. So ganun din ako. Wala na tayong magagawa doon. Pero so, for future. Yes. Mm. And when the start of the season of the yung draft naman, di ba, may kanya-kanya namang rookies, may mga kanya-kanyang draft. Mm. Drafting. Ang nagtayo na din tayo ng trade committee. Trade committee. Oh, na apat na tao 'yon, si Attorney Melvin, legal natin. Mm. Si Eric Castro na naman ng technical, si Junior Bengwa, technical supervisor, at si Ross sa amin sa technical din. Mm-hmm. So, pag dumating yung trade, pag-aaralan mo na nilang apat. Pag 3-1 na or 4-0, hindi na ako na makikialam. Anong sabihin 3-1-4-0? Ay, yung butuhan doon sa committee. Oh, pero kung 2-2 yan, kailangan ko pumasok. Mm-hmm. Pero as of now,
hindi yung maabot. Before this ba? Ano bang commissioner lang ang nagde-decide kung mag-approve ng trade? By approval, yung ibig sabihin, kahit nag-usap na yung mga team, kailangan may go signal pa rin ng... Kailangan may approval ng commissioner's office. Oo. So ngayon, yung committee. Yung committee. So hindi pwedeng basta-basta magte-trade lang pala. Hindi. Mayroon kaming... Itong last two trades na dumating sa amin, mga naka-apat o limang revision yan bago na-approve. Anong particularly yung nare-revise? Yung palitan? Hindi balance, kulang to, lamang si ganito, o hindi pwede. May mga tatlong trades na rin tayo na tinurn down. Ah, nagkaroon na rin. Meron na rin mga na-turn down pala. Hindi lang ano, okay. That's comforting to kasi maraming nagre-reklamo. Siguro yung mga nalalef out no, about baka nawawala yung balance ng league. Are you also concerned about yung balance sa liga? Dapat yun. Yun ang number one na kailangan mangyari. Maging balance para every game nandun yung mga fans at yun nga makikita naman nila na maganda. Ang fans hindi naman din sa ano eh sa matchup eh. Yung ganda ng laban, alam na talaga nila yung magandang game mo. Hindi. Hindi pwede, puro blowout na lang. No? Sige. You introduced recently yung mga visits ng mga players sa mga barangay. Ganito na. No? Can you tell us more about this? Ano yung concept na to? What is behind this? And what do you hope to achieve dito sa ganitong klaseng ano? Wala. Kasi nun, sinabi no, kay Com Chito Narubas at kay Com Chito Salud. Bakit hindi na, kasi nakikita ko pag nasa probinsya ako, ang dami naglalarong bata. Sabi ko, ano kaya, pag pumunta yung PBA player dito, hindi kaya matutuwa to. Tapos sinabi ko sa dalawang komisyon, oh, sige gawin natin, eh hindi na nagagawa sa daming trabaho. Ngayon, sabi ko, OIC ako, 30 days lang yung mabibigay sa akin, gawin na natin to kung ano yung nasa isip ko. Na biglang dadating yung players, makikipaglaro. Oo, IC ka pala nung in-implement yan. Sabi ko, within 30 days gawin na natin to. Kasi pagkatapos ito, ibang commissioner na, okay na kung hindi niya ituloy. So, ginawa namin yon, biglang dadating, hindi alam ng tao. May pinasok na kami yung barangay, nauna yung mga officials. Sabi ng barangay tanod, bawal kayo dito. Hindi kayo pwede dito. Noon nakita na sina Arwin, ah, boss, pasok. Diretso. Noon, mga nakayapak pa, no? Nakikita namin. Pag dumating, tika lang, si Arwin nakayapak? Hindi. yung ano yung mga ba? Pag dumating, minsan anim lang sila. Pag dumating na yung mga players, yun na, ang dami ng tao na nakipaglaro ang mga players. Yung board, dinidikitan namin ng PBA. Binibigyan namin sila ng bola. Tapos magpapalaro kami, pag nanalo ka, bibigyan ka namin ticket sa Araneta para makapanood. Ang ano natin dito na talagang mapalapit yung PBA sa mga fans. Ano nakakatuwa an-announce yun. Maski na kami, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ang nakakalam lang namin yung staff namin. Kung saan kayo dadalhin. Hindi alam kung saan kami dadalhin. So nakailang kayo nun, nung nakaraan? Naka-apat na yata kami. Eh, bigla nag-araw-araw. Diba? So, hindi. So, next week, baka makakadalwa kami. So, ano-ano yung mga napuntahan nyo na so far? Quezon City, Pasig, Bandang Marikina. Yun yung mga pinuntahan namin. Okay. So, talagang yung mga bata ang ano nyo? Oo. Matutuwa ka. Matutuwa ka sa mga bata. Kasi magiging part na experience nila yun. At ano, sabi nga ng players, boss, ano to? Ikaw, sabi ko kay Bob Belga. Nung araw, magsushooting-shooting ka lang sa court mo, biglang dumating si Sonny Jaworski. Anong pakiramdam mo? Oh, sir, okay yun. Ngayon yan ang nararamdaman ng mga bata. Na biglang, uy, oo nga. So, at sabi ko, ito na yung sukli natin sa mga fans. Excited naman yung mga players na na-involved dyan. Oo, pag nandun na nakita nila yung madaming tao, masaya na sila. Kasi may magpapa-autograph, papalitrato. So, itutuloy niyan. Dire-diretso ito. Dire-diretso. Magkakaroon ka pa ba ng ibang mga projects, social responsibility projects, parang mga NBA cares? Kasi ibang mga liga, yung mga sa states, nakita ko yung professional leagues, parang they give back to community. Dire-diretso kami. Every out of town namin,
bago kami maglaro, a day before, pumupunta kami sa mga hospitals, sa mga bata. Pinupunta namin yon, binibigyan namin ng shirt, pinapakain namin. Mm-hmm. Every out of town yon. Itong all-star, ganun kami. Part yun nung ano talaga. Mm-hmm. Yung mga ganun. Is this an institutionalized o sabihin may pangalan yan o talagang ano yan? Alagang PBA. Alagang PBA yung tawag. Mm. Okay. Parang ano ah. Parang kutis ha. On a more personal note, Commissioner. What is, sino mo tinitingala mo as a commissioner nung araw? Sa mga, sino mga idol mo? Alam mo yun, yung magiging pagkaka-commissioner, may kanya-kanya silang galing. Mm. May nire-respect ang commissioner, may magaling sa marketing, may magaling mag-PR, may magaling sa rules. At yung iba, disiplinadong commissioner, may kanya-kanya sila. May kanya-kanya sila. Wala ka ng particular na, ano, na parang ina-idol na... Meron. Pero sa akin lang. Pero yun ang ano ko sa mga commissioners. Sa napagdaan ko, nadaan akong commissioners. Meron tayong mga from FB, mga tanong. Commissioner, what can you say about the new... pupunta ko na dito eh. I was going to ask about the different leagues, pero ito tinatanong niya ni Johnny Oker. What can you say about the other basketball leagues like the Manny Pacquiao Basketball League? Is it a threat to the PBA? Sa akin, pag sports organization ka, kahit anong sports, kahit basketball pa yan sa amin o volleyball, dapat hindi threat. Hindi eh. Nakakatulong ko sa bata. Nakakatulong ko sa coaches, nakakatulong ko sa ball boys na magkaroon ng trabaho. Ultimo sa venue, yung mga tindahan, mga stalls doon, natutulungan mo. Nabubuhay yung community. So, anong sa akin, walang hindi dapat competition yun. No? Nakakatulong sa economy natin at nakakatulong sa mga tao. Bakit natin ipagkakait yun? Tinatanong din ni Johnny yung issue about flapping. Anong... meron kami. May fine yun. 2,000 basta nag-flap. Itong si John Kenneth Panergayo, ano po ba ang status ni Balkman ngayon? Pinayagan na natin si Balkman. Humingi ako ng kung ano sa palagay ni Arwin at ni Comchito Salud. Pumunta sa atin yan. Nagbigay ng letter. Si Bachman mismo? Nagbigay ng letter sa akin. Nagbigay din ng letter kay Comchito Salud na talagang hindi na gagawin. Nagsosorry talaga. Umokay naman si Comchito Salud kasi sabi ko noon, si yung kanyang manager, si Cheryl, sabi niya, boss, baka pwede mo namang ipatawarin na si Balkman. OIC pa ako noon. Ang sabi ko, huwag na pagka-OIC ko kasi si Comchito Salud yan. Hintayin mo lang yung susunod na commissioner. Eh, nagkataon. Ako yung... So, sabi ko, pag umokay si Arwin at si Comchito Salud dyan, okay tayo. Umokay naman sila na pagbigyan si Balkman. Tama-tama ito. May tanong din si John Kenneth. Kung dumaan ba din sa committee on a trade yung trade deterrence? Lahat yun. Lahat na, simula nung upo ako, lahat ng trades dumaan sa committee. Si Victor Dasmariñas, tinagtanong siya sa Facebook, kung na-address ba yung balance ng liga? Kasi raw sa tingin niya, this is one of the key factors daw sa PBA. At minsan sa tingin niya, nawawala ng interest yung mga fans pagka walang balance daw. Kaya nga, nandiyan na, hindi ko na magagalaw yung mga, ito yung teams na to, yung mga, ito yung mga players. Hindi ko na pwedeng galawin yun eh. Hmm. Kasi nasa kanila na yun eh. Simula ngayon, pinipilit namin balansehin ang trade. Lahat ng trade binabalanse namin sa lahat ng magagawa ng committee. Eh, alam mo naman, walang... sa kanila, ay hindi maganda yung trade na, hindi. Pinipilit talaga namin na balance na kung hanggang saan namin kaya. Mm-hmm. At saka kahit paano, committee na ngayon, hindi lang isang tao. Hindi na commissioner. Si, ganun din palang issue ni J.R. Garcia, tinatanong rin niya yung ano, yung issue. Ang ano niya, parang sobrang lakas daw ng San Miguel.
San Miguel beer. Guro hindi pa ng San Miguel to. So ang sabi niya, parang two or four teams lang ang masasabi niyang talagang contender. Yun nga. As of now, yun na yun eh. Diba? So, ang magagawa lang natin pag nag-trades yan, mga yan, nakatulan mo, kita mo. Prospective na lang talaga. No? Kita mo yung NLEX. Diba? Okay na siya. Si Reno Shine, pabata na yung kinukuha. Nagbago na rin si Token Tex. Si Global, iba na rin. So, makikita natin kung paano na yung balance na mangyayari. I was going to ask din sana kung, kasi parang sa PBA, parang sobrang dami ng fans ng Ginebra. Basta Ginebra laro puno. Is PBA doing steps rin para, I mean, para mapaangat din yung ibang teams? Yung mga teams, may kanya-kanya mga fan base na. Tapos, yun, magugulat ka eh. May nangyari, dati pag commissioner, lagi ako, pag binati ako noon, kamusta PBA, okay ba sa inyo? Anong team ka? Ginebra po, sa San Miguel po, ganyan na. May isa sa nagpapagasolina ako, sabi sa akin, boss, okay yung PBA, kamusta PBA? Okay. Opo, anong team ka? Ipalayo na ako eh. Sasabihin ito, Ginebra. NLEX, bumalik ako. Bakit NLEX? Sir, kasi kababayan ko po si Coach Cheng Yao. May minan sa akin, NLEX, bumabalik ako. O bakit NLEX? Nandiyan po si keeper. So, dahan-dahan na yan na NLEX, nandiyan na rin yung Alaska. Ako, basta may bumati sa akin, tinatanong ko, anong team mo? Ay, naalam mo kung bakit nila gusto yung team. Anong team mo? Ano sa palagay mo? Basta, minsan din pumupunta, nagpapapunta ako ng fans sa tabi ko. Hindi kayo dito. Anong team mo? Sir, Alaska, ganyan. Ano mo masasabi mo sa PBA? Sir, okay. Nagpapapunta ako, minsan pumupunta ako sa kanila. Sa venue. Nagpapupo ako sa tabi ko, okay, pupunta ako sa kanila. Parang pinupulsuhan mo na. Ano sa palagay nyo? Tickets, mahal ba? Saan kayo nakakaroon tickets? Lahat na nakakausap ko, minsan bigay eh. Minsan, sir, bumili po kami. Ano sa presyo? Medyo mataas, sir. Sige, may promo naman tayo. O nga pala, nabanggit mo yung presyo. Kasi naalala ko nung panahon ni the old Commissioner Salud, yung naunang ang idea nila is to make it the most affordable entertainment sa Has the PBA changed that Hindi pa. Pero nag-ano kami ng may promo. May promo yung tickets ka na rin. Buy 3, makakakuha ka ng 5. Buy 6, makakakuha. Ganun na ginagawa nila. So, parang mas mahigit pa sa 50% yung... yung mga bleachers. Mabababa naman yun. Minsan, nag-ano kami 75. Pag finals 100, hindi natin masyadong inaano yung taas. Kasi bleachers talaga minsan, yung mga tao, yun lang ma-afford, di ba? Ang siguro, probably one of my last questions is about the national team. Teka lang, meron pang sumingit ulit na tanong ng Ayan, ito. He was also asking, si Jayten Anain was asking about the price of tickets, kung pwede raw pang masa na presyo na Pinag-aaralan na ng board yun. At siguro by next season, mababawa na namin yung presyo ng tickets. Okay. I was medyo, ito, not just PBA but also Philippine basketball. Is the PBA still committed to support the national team? Nung pagdating ko, inintroduce natin, sinabihan natin yung mga teams na pwedeng i-open, hindi na isa per team. But are you by existing is one per team? I-open, umayag ang board, kusap po si Coach Chot, yung kanilang practices. So ginawa namin, tuwing may window sila, hindi maglalaro ang PBA. Kunwari, yung window nila... Yung FIBA? FIBA. September 7 to 17.
hindi maglalaro ang PBA, yung players na Gilas, hindi magpo-practice sa mother team, sa kanya na talaga yon. So, yun ang malaking tulong na magagawa natin sa national team. Availability, at kung sinong gusto ni Coach Chot na maging player niya. Parang wala nang handicapping na. Asap na, open na yun. Basta gusto ng player, okay din sa... Kasi minsan yung players na medyo alam mo yung mga tuhod o ano. So, okay na tayo. Wala na katulad ng one per team. Open. Ano naman ang feeling ng mga players dyan sa ganyang ano? Yung iba, natutuwa. Kasi magna-national team. Yung iba, gusto nga, national team ako. Paano ka na gagawin national team? Eh, hindi ka shoot sa sistema ni Coach John. Mm. So, may ganun. Yung iba naman, boss, huwag na ako mag-national team. May mga ganun. Eh. Pero open na tayo. Mm-hmm. So, needless to say, ibig sabihin, committed ng PBA para i-uplift ang basketball mismo sa Pilipinas? As of now, mga 200%. that's nice to hear kasi minsan maraming, alam mo na, mga ano na commercial lang iniisip, pera lang ang hindi nga, kaya nga, para ma-ano ni Coach Chot yung kanyang practice, hindi kami maglalaro. Bili mo yan, di ba? Hindi kami maglalaro. Diba, ano bang system? Ano bang... Hindi, laro pa rin. Laro pa rin. Practice so parang dalawang practice na nangyayari sa... Practice na, o kaya last 2 days hindi na maglalaro. Ngayon, para yung suporta. Sa international mga leagues ba, ganyan din ang ginagawa? Except NBA, alam ko hindi. No? Pero NBA, sa Europe, sa ano? Tinitigil nila. Sa Europe, dire-diretso. NBA, kailangan hindi sa season nila. Oo. Doon mo lang magagamit ang NBA. Oo. Pero habang naglalaro sila, hindi mo magagamit. Pero hindi ba yung mga European leagues, naka-adjust sila sa FIBA schedule? Parang ganun, hindi ba? Uma-adjust sila dahil wala silang game. Mm-hmm. Pero pag may so, game parang sila, medyo yung ginagawa mo, parang ganun ang pattern mo, di ba? Na, ano? Eh, minsan, tinatapat naman ng FIBA yun eh. Tayo, hindi tinatapat ang FIBA sa atin. Oo. So, ang gagawin natin, tayo nag-adjust. Tayo nag-adjust. Mm-hmm. Well, okay. At least, yung mga Pilipinong gusto makita ang bandila ng Pilipinas na nananalo. Sa akin, sinabi ko kay E.D. Barrios to. Sir, simula pa lang, nandiyan na ako sa Gilas nung tinayo pa ni Noli. Kaya sabi ko, mahal ko yung Gilas. I was thinking nga na because of there are so many leagues ngayon, would you say, dahil madaming liga, that the PBA still has the best players in the country? Sa pro, malamang. Diba? Kahit sabihin natin, yung all-star nila laban sa all-star natin, lamang pa rin dahil kasi halos araw-araw nagpa-practice, naglalaro. Mm-hmm. Talaga doon lang nakakoncentrate yung ano. Yung ibang liga kasi itong oras lang nila pwede. Pero siguro kung pareho din yung sistema ng PBA, pwede rin sila. Makatulad din na nandun din sa kanila yung magagaling. Siguro, I just like to ask if you have any messages sa mga fans natin na mga umaasa na gaganda pa ang PBA. Do you have any messages? Pinipilit po namin maayos yung tawagan at yung sistema ng basketball natin. Kami, ng mga Board of Governors, talagang ang priority po namin ay yung mga fans. So, maasahan nyo na halos lahat ng galaw ng PBA ay yung kagustuhan talaga ng fans natin. Okay. Thank you very much, Commissioner Marcial, for visiting the Rappler office. We have been speaking to PBA Commissioner Willie Marcial. I'm Chito de la Vega. Thank you, and I hope you can join us again in our next Rappler Talk.